Usap-usapan ngayon sa social media ang dokumentong ito mula sa Pine City Colleges sa Baguio City. Isa itong kautosan para sa mandatory pregnancy test sa lahat ng babaeng estudyante ng College of Dentistry, Pharmacy at Nursing. Nakasaad sa dokumento, nasagot pa ng mga estudyante ang pregnancy test at magbabayad ng 150 pesos para rito. Pirmado ng school physician at ng Vice President for Administration ng PCC ang kautosan. Agad na batiko sa social media ang kautosan na labag daw sa karapatan ng kababaihan. Pati ang grupong Gabriela pumalag. Yung babae na parabang yung kagustuhan niyang mag-aral ay pipigilan dahil nagpabuntis siya. Malaking violation siya sa Magna Carta kasi nakalagay doon yung karapatan to access education regardless of your biological status. Kinumpirma ng Pine City Colleges na may ganito silang polisiya na sinang-ayunan ng mga estudyante bago mag-enroll. Pinoprotektahan lang din daw nila ang mga estudyanteng nasa pangangalaga nila at nade-deploy sa mga internship program sa mga ospital at clinic. Base sa student manual ng ilan nilang kolehiyo, meron silang polisiya sa pagbubuntis. Halimbawa sa College of Dentistry, nakalagay na bawal mag-enroll sa ilang subject tulad ng clinical dentistry o anesthesiology na maaari raw makasama sa babae at kanyang dinadalang sanggol. Katunayan, kapag daw nabuntis ang estudyante sa simula ng semestre, kailangan niyang i-drop ang mga naturang subject at lumiban sa subject ng buong school year. Maaari naman siyang magpatuloy sa general education o cultural subjects. Kung alam daw ng babae na buntis siya at hindi siya nagbigay abiso sa kanyang dean, ituturing siyang drop o di kaya ibagsak sa naturang subject. Hindi pinapaboran ng ilan sa mga estudyante ang pulisiya. Kasi ang mahal po ng price, kung magpapapiti man sila, sana bumili na lang po kami nung test pack na TIG 50. Kasi same lang naman, hindi naman makaka-affect sa pagbuntis ka or habang nag-aaral. Pero wala naman daw silang magagawa. Kasi required pag hindi po kami nag-PT, hindi po yung final permit namin. Hindi nila ibibigay. Nag-iimbestiga na rin ang Commission on Human Rights sa polisiya ng kolehiyo. Ang Philippine Commission on Women naaalarma rin daw sa kautusan. Pagpapaliwanagin na raw ng CHED ang kolehiyo. Jam sa Sante Kaiko, GMA News.